para maging maalam sa buhay, gamitin na natin ang ating common sense at saka presence of mind. Ito nga kasi, ang video ko ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ako magwashing ng motorcycle, yung magandang paraan sa paglinis. Hindi ko sinasabing tama ng asin, basta magandang paraan lang sa akin yung tekniko, dahil ito yung mga suggestion din ng ibang mga motorcycle washer. Disclaimer lang, hindi ako expert mga kasin, feeling expert lang, feeling artista na, feeling expert pa, pero may experience din ako sa pag-washing mga kasin, kasi nung maliit pa ko, nung gusto kong kumita ng pera doon sa Mankayo terminal para pangdiwalwal, nung elementary school pa ako, nag-washing ako ng motor doon, yun ang pambaon ko sa school. Mahal din ang bayad noon sa pag-washing. Maka 200 pesos ako minsan sa isang araw. Kaya may experience ako doon kung paano yung mabisang pag-washing. Ito ang magandang gawitin, liquid soap. Wala akong liquid, yung pang plato. Pwede din ito, liquid soap. Naubusan na, kaya ito na gamitin ko. Tapos para maganda talaga, may basahan, tapos mayroong toothbrush. Yung hindi mo na ginagamit na toothbrush. Hindi yung toothbrush na ginagamit ko pa, tapos gamitin mo dito, tapos gamitin mo naman pag toothbrush. Hindi yung toothbrush na ginagamit ko pa, tapos gamitin mo dito, tapos gamitin mo naman pag toothbrush. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Corny mga kasin. Pero dapat may joke kayo. Basta may toothbrush mga kasin. Itong toothbrush kasi, ito yung makakatulong sa'yo. Kaya nga mabisang ating pagwashing. Dahil itong toothbrush, ito yung hindi mo makakayang i-brush mo. Hindi maabutan ng trapo. Yun, i-brush mo yung mga sa mga lalim, sa mga malalalim na part. I-toothbrush. Ganun. Ito nga kasin. Itong, dahil naubusan na tayo ng liquid, ang gagamitin natin ay itong... Ito yung suggestion nila mga kasin, yung pang dishwashing. Dahil kapag liquid, kapag detergent, yung panlaba mga kasin, matapang yun. Matapang. Ito, maghanda ng isang balding tubig. Isang balding tubig mga kasin. Tunawin natin itong wala kasi tayong liquid dishwashing. Paste mo lang gagamitin natin. Lagyan natin ng maraming pisto, tama-tama. Tama-tama yung bumula na siya. Basta, pag ganun mo ng trapo mga kasin, yung basahan, pag ipahid mo, may pa siya, may sabon. Para malinis talaga yung motor natin at saka mapatay yung mga bakterya. Ito, wala kasing liquid. Ito ang tinutunaw ko. Pwede din magkuha tayo ng piraso. Pwede din magkuha tayo ng ganito. Tapos tunawin natin. Ibalik ko na to sa kusina. Basta ang suggestion ko mga kasin, para hindi masyadong matapang ang sabon, yung dishwashing. At bakit may toothbrush? Ganito, papakita ko sa inyo kung paano gamitin yung toothbrush. Ganito, mapahid ka dito. Sa labas. Mapahid ka sa labas. Patuloy natin dahil naputol. Kanina, marumi kasi ito kanina. Masyadong marumi ito kanina. Tapos, naglalaba ako yung ko na tubig sa paglalaba. Ginagamit ko. I-ano ko dito, binabasa ko muna dito. Ang magandang paraan mga kasin, mag-washing,
Unahin natin dito sa dulo. Ito ang magandang paraan. Sa ibabaw. Iyano mo. Ito sa ibabaw mga kasin. Ayusin mo talaga. Sa lalim. Hanggang pababa. Basta ano. Yung sunod, nakasunod-sunod talaga siya. Tapos, paano gamitin yung toothbrush? Kaya ganito masin, hindi maano ng ganito mga kasin, hindi maano ng basahan yung sa ilalim, i-toothbrush. Yan, toothbrush, mabisa yan. So dito, yung ganito, yung hindi maano ng basahan, pag may dumi, i-toothbrush yung sa mga may malalim. Ganito ang purpose ng toothbrush. So, toothbrush. Basta yung may mga yung sa mga malalalim ng mga party, yung sa Bisaya pa mga sin, yung may kuutin. Yung may kuutin, anong sa Tagalog yung kuutin? Hindi ko makuut. Nakalimutan ko mga kasin. Basta, yun. Yung mga hindi maano ng hindi maabot ng basahan at kamay. Ito, toothbrush ang gamitin. Ito yung gamit ng toothbrush. At ipapatuloy natin mga kasin hanggang mapuno, kasi puno na yung ano ko, yung puno na yung memory ko. Kaunti na lang ano natin. Yun, ano na tayo kanina dito. Sabi ko mula itaas hanggang pababa, nakasunod mga kasin na. Tapos, una ka dito sa right side. Yun, ito yung technique ko mga kasin. Hanggang doon na. Paulit-ulit lang yung paulit-ulit lang yung ano natin mga kasin. Proseso. Basta pag may hindi maabot ng kamay at saka basahan, gamitan mo ng toothbrush. Kagaya na itong mga kasin, itong disc brake nya. Kaya itong disc brake. Yung sa disc brake mga kasin, may mga malalalim dito. Para malinis talaga ito, gamitin natin ng disc brush. O ganito yung gamit ng toothbrush. Para maano natin sa mga malalalim na party, maabot natin. Matutbrush natin ito, mga ganito, hindi tutbrush to. Yan, mabisa talaga to. Kahit ito, yung mga corner pala mga kasin, yung mga kanto-kanto. Hindi tutbrush, kahit itong mugs mga kasin. Ito, tutbrush. Ganito ang gamit na toothbrush. Dito. Yung hindi maabot ng kamay mo. Kasi dito mga kasi sa mugs, yung basa.